Hello guys, it's Roger and welcome to News DIY. Musta mga kaibigan? Ito po ulit si Roger at nagkita-kita naman tayo sa aking Unused DIY. Ngayon kaibigan, ang magiging video natin ay tungkol sa forward and reverse. Kung inyong natatandaan, meron tayong Y delta sa aking nagdaang video. Ngayon, tinanggal ko na ang dalawang contactor niya, ang kanyang Y start at ang kanyang delta run. Ngayon, nagdagdag ako ng isang momentary switch para sa ating reverse. Ngayon, nagdagdag din ako ng isang contactor para sa reverse. Dahil yung main contactor natin sa Y delta, siya yung naging or siya yung magiging main contactor ng forward. Ngayon, ang pagkaka-modify nito, yung kanyang power supply or yung kanyang neutral na nanggaling sa normally closed na ating momentary switch, ang forward niya, ang power supply ay manggagaling sa normally closed 21 and 22 terminal ng reverse. Ang forward naman, ang reverse naman ay manggagaling ang power supply sa sa normally closed ng 21N 22N na forward. So kailangan 'yan para hindi magsalubong ang kuryente. Para makabuo ka ng forward and reverse kung isang motor lang gagamitin mo. Ngayon, ito ang kabuuan ng kanyang output. Yan. Para mag ito forward, red yellow blue, at ito naman reverse. Pagdating sa yellow, ang yellow hindi na napunta sa number 4, napunta na siya sa 2. Ang red naman, imbis na sa 2, napunta naman sa 4, nagbalik na siya. Pero ang blue, nag-normal siya sa 6 at 6 din siya sa reverse. Ngayon kaibigan, pakita ko sa iyo ang ating apa lang main contactor sa forward ay parehas lamang din ang contactor sa reverse. Ito yan, yan yung contactor sa reverse, yan parehas lang yan. Ang pinagkaiba lang syempre forward yung isa naman reverse. Ngayon bubuksan natin ang control breaker. Pero saglit lang mga kaibigan, at nakalimutan ko pala ikabit ang indicator light ng reverse. So hindi mo rin makikita kung hindi ko siya maikakabit ng maayos. Ang green sa momentary, sa normally open terminal 13. Siyempre ang yellow sa ano siya, sa A2 siya, A2. Siyempre, ang red natin, ang off natin ay sa normally open, sa normally close na 22. Kasama siya sa power supply ng forward. Yan. Ngayon, ang ating overload switch. Ang ating overload overload pilot lamp, ang yellow. Yan, ikakabit natin sa normally open number
naikabit ko na ng maayos. Ito guys ha, our kaibigan, ito nga pala ay gagawin natin part 1. Dahil ang part 2 natin, ang tayo partial or magmo-modified tayo. Partial-partial ang idadagdag natin at ang pagbabago. Pagkatapos nito, gagawin naman natin itong forward and reverse with start-stop. Ngayon, ito na ang kanyang kinalabasan. Yan, bumuksan na natin ang ating control breaker. Yan. For example, magpo-forward ka. Siyempre, magpo-forward ka, siyempre, ang momentary switch normally open, i-close mo. Yan. Sabihin yan, nakajag siya. Pwede kang kaya ito nung unang jag natin na naging wide delta. Itong forward na to na forward with reverse, pag ang jag na to ay nakikita mo tong control na to sa mga overhead chain, sa mga hydraulic compactor at saka sa pang mga yung mga roll up door. Yan yung mga may up and down. Diyan mo makikita yan dahil for safety to, dahil kontrolado mo ang under niya. Yan, yan. Ngayon ang proseso niyan. Ngayon, kagaya ng sinabi ko, para safe siya, para hindi magsasalubong ang power, kagaya niya, naka-close yan ngayon. Kung aksidente maiko-close mo ang reverse, hindi mo siya maiko-close dahil naka-open ang normally close ng forward. Dahil ang power ng reverse ay nasa normally close ng forward. So, kung naka-open siya, natural lamang na hindi ka makakapag-on sa reverse. Kahit na mag-try kang mag-start sa reverse, wala, hindi yan mag-ano, hindi yan mag- hindi yan aandar. Dahil pag nag-close ang contactor mo, sasabog puputok ang linya mo, magtitrip ang breaker mo. Dahil ang connection niya ay nagbaliktad. Pagdating dito sa primary, sa reverse, sa forward, tama siya. Color coding niya, red, yellow, blue. Pagdating naman sa reverse, yellow, red, blue. Nagbaliktad ang yellow at saka red. Yan ay pang three-phase, kaibigan. Bukod pa yung pang single-phase. Pag single-phase, siyempre, pwede ang red, yellow, tapos red, yellow, parehas, ang capacitor mo na lang ang siyang magbabaliktad ng andar ng motor. Ngayon, ito, gagawin natin dito, gagawin na natin siyang, imomodify na natin siya ng start-stop. Nakakalimit ang ginagamit sa mga lift, yung mga elevator lift, yung mga ganyan, escalator, conveyor, mga sprinkler, yung mga ipang-irrigation. Kung nakakita ka na, yung sprinkler na, yung marami siyang gulong, yung isang kilometro halos ang kanyang iniikot, at taka siya sa damo. Dito sa Saudi, may makikita ka niyan, sa mga farm site, yung mga nag-aalaga ng mga baka, kambing, yan, andyan yan, kabayo. Ngayon, eto na ang blue. Yan ang jump wire na magkoconnect para magkaroon tayo ng start at stop. Kabit na natin yan. Siyempre, ang isang terminal ng blue sa A1 at yung isa naman sa normally open. Para pag nag-close, kagaya ng una nating video, pag nag-close, ang blue na magsusupply sa A1. Ngayon, nalagyan na naman natin ang reverse.
Ito lang kaibigan. Siya nga pala, kung gusto mo mapanood yung mga ibang video ko, i-click mo lang yung link ng aking Unyos DIY. At lahat ng video ko ay lalabas dun. Makapamili ka kung anong gusto mong panoorin sa aking video. Ngayon, ito lang kaibigan ha. Nagkaroon na tayo ng naglagay na tayo ng jump wire para sa A1 natin. Ngayon, bubuksan natin ang control breaker. Ngayon, pag mag-close na tayo sa forward, i-close na natin ang forward. Yan, nag-close na ang forward niya. Ngayon, aksidenteng napindot mo ang reverse, hindi siya gagana. Dahil yun na nga, nabanggit ko na kung saan nagmula ang power ng reverse ay nagmula sa forward. Ang power naman ng forward ay nagmula sa reverse. So, kung magkuklose ang isa dyan, wala ang isa. Ganun ang safety niyan para hindi magsalubong. Yan ay para sa single three-phase na motor mo. Ngayon, kung gusto mo naman dalawa ang motor mo, tag-isa, may forward, may reverse, pwede rin yan. Basta pagdating sa kabila, bahala ka ng dumiskarte kung paano mo siya babalik na rin. Ngayon, i-off ko siya at ang reverse naman ang bubuksan natin. Ngayon, aksidenteng napindot mo ang forward, hindi rin siya gagana. Dahil, naka-open ang normally closed na ang forward. So, ayan kaibigan, hope na nagustuhan mo yan. So, continue tayo sa part 2 ng forward and reverse natin. Ngayon, meron tayong mga partial na or meron tayong gagawing modified. Siyempre, ano yun, magdadagdag tayo ng yung mga ibang mga gadget natin, gaya lang, for example, yung mga relay, yung mga natin, gaya ng auxiliary. Ang isang contactor, gagawin natin auxiliary switch. At ang isa naman, nalagyan natin siya ng timer or pwede natin siya pagsabay-sabayin para iisang ano lang siya. Ngayon, kaibigan, dilipat na tayo sa ating part 2. At hope na nagustuhan mo ang ating part 1, ang forward and reverse. So, continuous tayo sa part 2. Ngayon, eto na. I-off natin muna.